So, ganito, Congressman, kung ito ay talagang violation at lumalabas doon under the law by violation, dapat ito ay i-post ng NTC. Singilin nila ang mga Lopez. Pero ganito naman ang sagot. Halimbawa, hindi ko naman pinangunahan ng mga Lopez. Sabi ng mga Lopez saan kami kukuha ng ibabayad dyan? Wala kaming pambayad dyan. So, anong pwedeng gawin ng gobyerno kung sakali? Ayaw kong pangunahan. Kung sakaling yan ang depensa ng kabila, wala kaming perang pambayad dyan. Anong gagawin ng gobyerno? Bakit may kakatwiran ba nila yung wala silang perang pambayad, Mike? Mm-hmm. Kasi paglabag yan maaaring wala silang cash na ibayad dyan. Pero may mga property sila ayun. Na pwede i-attach ng government kapag hindi sila, alimbawa, pinatawan na sila ng kaukulang multa. Pagkatapos, pumasok na sa ko ang korte dyan. Talagang napatunayan ang paglabag. Kasi inamin naman ng NTC na wala silang approval sa pagbibenta ng mga black boxes na yan. Yan ay recorded. Mismong ang commissioner ng NTC, Commissioner Gamaliel Cordova, ang nagsabi na wala po kami binibigay na permiso o approval sa kanila na magbenta sila ng black boxes. Kasi mali talaga. Hindi mo dapat singilin ang taong bayan. Dahil ang ginamit mong prangkisa ay free to air. Dapat libre mong ibibigay ang servisyo na yan sa pagpapasaya sa mga tao. At saka, Congressman, parang malinaw sa sinasabi nyo, ang approval lang ng NTC sa kanila ng 2015, parang test broadcast lang, dry run lang ito, pero nasarap pa na, itunuloy-tuloy. Tama. From analog to digital, pinayagan sila na magkaroon ng demonstration. Kaya nga tawag, demonstration permitting. Yun na nga. Na hanggang June 30, 3 months lang. 2015. Pagkatapos, habang ginagawa, demonstration permit nga lang, Mike. Habang ginagawa yon, nagkataon naman, magkakaroon ng boxing si Senador Manny Pacquiao at saka ni Mayweather. Correct. Na kung saan gagamitan nila ng tinatawag nilang value-added service, ipadadaan naman doon sa kanilang isang subsidiary na kung tawagin ABS-CBN Convergence. Yun naman ay isang telco, Mike. Correct. Ngayon, hindi po pwedeng ipadaan sa telco sapagkat ang kanyang prangkisa ay para sa telco. Ang ginawa nilang pag-air, broadcasting. So, ilang paklabag yun, Mike, kung pag-uusapan, yung ilang milyon ang nakapanood nun. Correct. So, kung ibabase ko na naman ang kwenta ko doon, talagang palagay ko kahit anong computer ang gamitin mo, baka magkukulang ka ng number dito dahil sa paglabag na yan. Nagtataka lang ako. Hanggang ngayon, wala silang makitang paglabag. At tingin ko wala silang makikita sa talaga dahil nagbubulag-bulagan sila, Mike. Yun nga mabigat dito, napakalinaw po niyan. Kasi yung pay-per-view na tinatawag nung between Mayweather and Pacquiao at sabihin natin 500 pesos o 600 pesos ang bayad nun. Pero malaking pera yan, volume, sa dami. 1,500 pesos, Mike. Oh, 1,500. Okay. 2,500. At itong masakit niyan. Ang kunwa pa silang humingi ng permiso Ang kanilang sulat ay dated April 1, 2015. Kasi ang laban, Mike, ay May 3, 2015. So on April 1, sumulat sila sa NTC, humihingi ng kaukulang permiso na magpalabas nga ng pay-per-view. Ito nga yung mega fight ni Senador Pacquiao at saka ni Mayweather. At saka ito pa yan. Okay. Ito pa kung alam na yung approval, dumating ang sulat ng NTC sa kanila April 29. Pero yung sulat nila is a denial of the request. Hindi sila pinayagan. Ang sabi ng NTC, hindi kayo pwedeng magpalabas ng pay-per-view kasi wala pa tayong kaukulang reglamento o tuntunin kung ang pag-uusapan ay tinatawag na conditional access system. Nagnanag yun, April 29, 2015. Okay. Anong ginawa ng ABS-CBN? Pinagpatuloy nila yon. Ang kanilang ginagawang dahilan ay nasubo na raw sila sapagkat napakaraming mga mamamayan na ang nagsibili. May pera na, oo nga. Yun ba ang katwiran ng isang malaking broadcasting company na nagkukunwang responsable para sa kanyang mga mamamayan at sa kanyang mga manggagawa? Oo nga. Lahat na lang ng paglabag, lahat na lang ng naisip na paglabag sapagkat alam nila walang magagawa ang NTC. Totoo naman. Totoo, Mike. Napatunayan nila. In-underestimate nila. Pero ganito, alam mo yung Congressman, may dugtong ko lang. Alam mo ba yung ibang mga network, Hindi ko alam kung dito sa amin nagkaroon, naka-receive kami ng sulat. Alam mo ba nung iyong isong yan, sumulat pa itong ABS-CBN sa ibang mga network at binibigyan nila ng warning.
na huwag kayong magpapalabas ng pakay may weather fight. Kami lang ang may-ari niyan. Kami lang ang may right na maglabas sa television. Yung pala naman ginamit nilang pagpapalabas, eh wala pang go signal mula sa gobyerno. Ganong kalupit sila. Oh, totoo yan ha? May warning sila. Ganong kalupit. Nabalitaan ko rin yan. Sila lang ang exclusive na makapagpapalabas. Yes. Para bang yung kanilang karapatan na yun, ay may pinanggalingang approval sa NTC. Yun na nga. Ayan, kaya naisip ko yun eh. Propensity ng kanilang violation at yung kakayahan nila na lumabag sa batas sapagkat nalalaman nila na walang batas kung hindi sila lang. Grabe talaga, no? Pati yung ngayon lumabas ang katotohanan, hindi pala dapat naniwala yung ibang network, dapat pala ibang network noon eh, naglabas din kasi hanap buhay yun eh, pero kung pinayagan ng NTC ang problema, sila lang yung nagbawal, sila naman pala ay walang approval coming from the NTC. So napakalaki pala ng problema ng itong NTC ito, National Telecommunication, kung laki ng problema yun. Naawa sa NTC, Mike, eh. Kaya nga nung nagkausap kami ni Commissioner Gamaliel, sabi ko, alam mo, meron kayong pananagutan dito eh. Ang nangyari kasi, regulatory agency kayo, pero yes, kayong nare-regulate ka. Yung tinatawag natin sa public administration na Mike, na regulatory capture, classic na classic example. Yes. Itong pagitan ng NTC at saka ng ABS-CB, hindi sila ang nagre-regulate. Sila ang nire-regulate ng ABS-CBN. Baligtad ang nangyari. Na-overpower ng ABS-CBN ang NTC at pumayag naman sila ng pumayag sa mahabang panahon. Eh, ito ngayon, trilyon na ang pinag-uusapan, ang laking pera nito. At saka ito, Congressman, pwedeng kasuhan dito ang NTC. Kasi yung kanilang responsibilidad sa ilalim ng batas as government official, as government institution, eh hindi nila ginawa yung kanilang trabaho. Kong? Kaya nga meron pang ongoing na resolution sapagkat isa sa mga tinitingnan aspeto ito, sabi ko nga sa'yo, punong-puno yung plato ng mga committees ngayon. Yes. Inuna lang natin at kinakailangan nating ipagpauna itong constitutional requirement ng SONA. Yes, yes. Kinakailangan iuna ito. Yes. Kaya nabinbin yung ilang pagdinig. Pero magpo-full blast yan pagkatapos ng SONA. Okay. Well, Congressman, isa pa ho, isingit ko ito kahit alam kong busy po kayo dahil ito na alam mo naman, yung pinag-usapan natin last time ay mukhang nakakatotoo na talagang lahat. Lalo na po yung issue ho dito sa property, walang titulo. Ngayon, pinapalabas ni Senator Soto, ewan ko kung nabalitaan mo yun na nasunog daw kasi ang city hall nung araw, baka daw nadama yun kung paano, hindi na-update. Pero malinaw dun sa nakuha mo record, 42 square meter lang. At ngayon, may nagsasabi na talagang 1947 pala yung naunang napag-usapan natin sa JOSMAG, yung Joint U.S. Military Assistant Group, ang may-ari ng mga panahong yan, ng mga property ito. Ano pong update dyan, Com? May totoo naman na yung City Hall, nung alam ko 1988 yan, 89. Mike, nung masunog. 1989 nasunog. 1989 po, nung masunog yan. 1988 or 89, okay. Sa tanda ko, isang bahagi ng City Hall na kung saan ay nandoon yung Register of Deeds, talagang natupok ng apoy yan. Ngayon, maaring nadamay nga kung talagang totoo yung titulo ng ABS-CBN. Kaya nga merong minota yung kanilang titulo na PR 9660 o 9606 yata. Ang ibig sabihin nun, it is undertaking at the time provisional reconstitution. Mm-hmm. Tama naman yun, Mike, sapagkat yun ay tuntunin ng batas. Nagtataka lamang ako, bakit naman kung talagang ito ay it did undergo reconstitution, unang-una, bakit hindi nakaminota yun o naka-annotate sa kanilang titulo sapagkat yun ay hinihingi din nung tinatawag ang Land Registration Authority. Circular number 3. Alam ko, LRA. Na-annotate mo ron. At kung na-annotate talaga yun, at kung talagang natuloy yung reconstitution, bakit nung kumuha ko ng titulo, hindi yung reconstituted title kung meron man ang lumitaw? Yung paring hawak nila ay yung duplicate original certificate na hawak ng isang may-ari. Dapat sana yung nakuha ko, yung reconstituted title. At nananatili na yung pinagkunan nun, yung sinasabi ko sa iyo nung isang araw nagkausap tayo, na ang pinanggalingan di umano ay isang titulo na ang kanyang area ay 42 square meters lang. Napakalaking problema noon. At ngayon, habang binidiscuss natin ito, pansinin mo yung social media, tikom na tikom ang bibig nila kapag ka ang isin itong pinag-uusapan natin.
Yun nga, wala talagang, wala silang statement tungkol dyan sa property niyan. At pinalalabas lang nila yung sila hinaras, kaya nasara sila dahil pinagtulungan, nasara sila dahil kalaban, mga ganon. Nabaliktad yung propaganda. Pero anong gagawin nyo rito after SONA? Ito ba itutuloy nyo itong investigasyon tungkol sa property? At kung mapatunayan, Congressman, na wala talagang titulo, anong mangyayari? Anong mangyayari sa property ito? Kanino ito? Unang-una, Mike, talagang nakahanda na yung resolusyon na ipapile ko dyan para usisain natin. Hindi naman yung parang mabalasik na paraan na pagkuha kung sakaling hindi kanila. Dadaan naman yan sa regular na pagsisigasan, Mike. Unang-una, sa aming pagdinig sa mga committee, patatawag naman ang ABS-CBN, patatawag ang Register of Deeds, patatawag ang Land Registration Authority, magpapakitaan doon ang kaukulang dokumento para siya sa atin, at kung talaga naman mapatutunayan nila sa liwanag ng mga dokumentong kanilang hawak, halimbawa, ay maliwanag na kanila talaga, o hindi matatapos tayo doon. Ang problema lang, kung maliwanag na may papakita natin na questionable yung title at wala talagang pinanggalingan, sa batas din naman, nakalaan ang maraming remedyo at gagawa ng kaukulang aksyon ng Solicitor General sapagkat siya naman ang abogado ng gobyerno, para gumawa ng nullification proceedings at nang mabalik sa ating sa patrimonial property ng ating gobyerno ang lupa. Ang lupa na yan. Ang lupa. At mapakinabangan ng pamahalaan. Mm-hmm. So, nasa batas, ang gobyerno ang magmamay-ari ng property. Yung lupa, sa property kasi importante yung lupa, hindi yung building. Dahil yung building, yun yung importante. Yung pinaglalagyan ng building o ng anumang property nila. Kung, di ba? Yun ang, kung, ano, kung sino may-ari ng lupa, yun talaga yung may karapatang kunin. Di ba? Parang ganun. Maliwanag kasi sa isang landmark case na dinisisyon na ng Korte Suprema, kamakailan lang, isang malawak na yung Monte Piedad na yan, pinaliwanag ng Korte Suprema kung bakit nabalik sa patrimonial property ng Estado sapagkat isa man doon sa mga nag-aagawan, hindi nila naipakita na sila ay valid pang claimant. Kung ibig sabihin, walang dokumentong magpapatunay isa man sa kanila na sila nagmemeyari noon. Nangyari na ito at diniklara ng Korte Suprema yung title null and void. Ganito, Congressman, panghuli na lang, at alam kong nababasa mo rin, nakakarating din sa'yo, hindi lang sa'yo, doon sa ibang makasama mo dyan, kay Mike Defensor, kay Remulla, at iba pa ho talagang yung 70 Congressman, lalo na sa inyo, ano, may mga, alam mo na, may mga ayaw tanggapin yung mga ginawa nyo, may nagagalit, may kung ano-ano mga ginawa, pati nga yung anak ni Mike Defensor, pinagbantaan pa yung buhay. Congressman, bibigyan kita ng pagkakataon, ano ang mensahe mo sa taong bayan? Yung naniniwala o hindi sa inyong ginawang ito, naniniwala o hindi, or sila naman inamimersonal dahil mukhang umaabot na sa level ng personalan yung labanan sa labas. Ano po masasabi ninyo at anong gusto ninyong sabihin para sa kanila? Nasa inyo po ang pagkakataon, Deputy Speaker Marco Leta, sir. Uunahin ko na, Mike, yung mga nagpipilit pa na ayaw tanggapin yung ginawa naming aksyon tungkol sa prangkisa ng ABS-CBN. Nasa sa kanila na po kung ano ang kanilang gustong isipin doon, pero napakatibay po ng mga nakalahad na mga ebidensya kung bakit ipinagkait namin ang prangkisa sa ABS-CBN. Hindi po kami magiging pikit mata, napayagan na lang namin ang napakaraming paglabag at bibigyan na namin naman siya ng prangkisa na abot sa 25 years para ulitin na naman niya yung kanyang ginawa. Sa mga nagsisimpatya sa ABS-CBN, sana'y hanapin po ninyo sa puso ninyo ang katotohanan na hindi po pwedeng hindi kayo magpailalim sa batas. Ang batas po ay ginawa ng pamahalaan para sa kapakanan ng kanyang higit na nakararaming mga mamamayan. Hindi lamang po kayo ang dapat na pagpalain ng batas, kung hindi ang lahat ng mga tao na talaga namang nagsisilbing at naniniwala sa majesty ng ating batas. At kung kayo po ay mamemersonal, wala po kaming magagawa. Yan po ay karapatan ninyo mang atake sa amin, pero naniniwala kami na mas marami at higit na marami ang mga Pilipino na naniniwala sa ipinaglaban namin para sapagkat ito ay para sa kanila at para sa katatag ng ating pamahalaan. Thank you, Congressman. Napakalinaw na po niya. Salamat po sa inyo. Ingat lang po. At aabangan namin after SONA, kahit kami sa media, busy rin kami sa pagbabantay ng this coming SONA sa Monday. After niyan, babalik sa regular ang inyong mga trabaho. Kaya
At salamat po sa inyo at congratulations. Good luck pa rin po sa maraming obligasyon nyo dyan sa ating Kongreso. Salamat po, Kong. Salamat, Mike, sa mga pagkakataong na ibibigay mo para may paliwanag natin ang patwiran, katotohanan, at mapagsanggalan natin ang kapakanan ng higit na nakararami. Welcome Thank you very much. Thank you po.